Paano nga bababawi ang isang magulang ng pagdidisiplina sa isang anak na palaki ito sa layaw at nasunod ang lahat ng gusto niya? Pero paano kung umabot na ito sa 30 anyos pero addict pa rin sa mobile games at wala pa rin trabaho at patutunguhan sa kanyang buhay? Ano nga ba ang dapat gawin ng isang ina na nauubusan na po ng pag-asa sa kanyang anak? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay lubos akong nagpapasalamat kung sakaling mapipili po ninyong basahin ang Barangay Love Stories ko. Ako po si Virgie, 61 years old ng Taytay Rizal, at sa inyong mga loyal kabarangay ay bumabati po ako ng isang magandang araw. Sa kasalukuyan, ang kinabubuhay po namin ng anak ko ay ang maliit kong negosyo na barbecuehan. At talaga nga namang bahagi na rin ang aking pang-araw-araw na ritual ang pakikinig ng inyong programa at yung mga pagkakataon nga na hindi ako nakakapakinig, pakiramdam ko ay hindi kompleto ang araw ko. Bukod kasi sa nakakaaliw ang inyong kwento ay kapupulutan din ito ng mga magagandang leksyon sa buhay. Pero sa totoo niyan, Papa Dudut, ay isa rin po sa mga dahilan kung bakit gustong gusto kong nakikinig sa Barangay Love Stories ay gumagaan kasi ang pakiramdam ko. Lalo na kapag nalalaman ko na hindi lang pala ako ang tao na may problema sa mundo. Lalo na kapag ang kwento ay tungkol sa mga ina o kaya ay sa pamilya. Talagang relate na relate ako dyan dahil ako rin mismo ay namumroblema sa anak ko sa ngayon. Nag-iisa lamang po ang anak ko na si Jocel. 30 anyos, binata, hindi nakapagtapos ng pag-aaral at adik po sa mobile games. Noong bata pa siya ay tambay siya sa mga computer shops, pero nitong mga nakaraang taon nang nauso na po ang gaming sa cellphone ay doon na siya nalulong sa ML games na yan. Mag-iisang dekada na rin akong byuda, Papa Dudut, at mag-isa na lamang din akong bumubuhay sa aming mag-ina. Dahil nga itong anak ko ay magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin pong trabaho. Kung tutuusin ay hindi naman ganoon kahirap ang suportahan ang kabuhayan naming mag-isa or mag-ina sa ngayon. Lalo pat isang anak ko lamang ang binubuhay ko. Pero ang inaalala ko ay yung magiging kinabukasan ni Jocel kapag nagkataon na mawala ako, Papa Dudut. Paano kapag wala na nga ako? Saan napupulutin itong si Jocel? Oo nga't meron akong mga kapatid na pwede sanang matakbuhan, pero ang problema ay halos lahat sila ay parang nadala na rin sa pagtulong sa amin. At nawala ng kumpiyansa sa anak ko dahil yung mga tulong at opportunity na ibinibigay nila sa loob ng maraming taon ay sinayang lang ni Jocel. Ano, Ate Virgie, nakuha mo na ba yung mga ipinadala ko dun sa office mate kong si Tina na nagbakasyon dyan? Ah, oo. Maraming salamat doon, ha? Ang ganda ng bag. Sosyal na sosyal. Eh, yung pantalon ni Jocel, kumasya naman ba? Nako, eh medyo masikip nga eh. Tumaba na kasi. Ang sabi ko mag-reduce para magkasya na siya doon. Oo, sabi mo mag-reduce na siya. Hindi siya habang buhay na bata. Naku eh, pag umabot siya ng 40, magiging sakitin na yan. Eh si ano, si Kuya Elmer, kumusta na? Eh, ayun, dinadialysis pa rin. Naku, sana mag-improve na yung kondisyon niya. Eh sige, magpapadala ulit ako dyan ng konti, ha? Si Jocel nga pala, oh, magtutuition na yon. Rona, ano kasi si Jocel mukhang hindi natutuloy sa kurso niya eh. Ha? Eh magta-third year na yun ah. Bakit na naman? Eh, puro bagsak eh. Bagsak nga ba ang grades? O dahil hindi na naman pumapasok? Ewan ko nga. Kakausapin ko nga yung din nila eh. Baka sakaling pwede pang magawa ng paraan. Hay naku ate ha. Kung may dapat kang kausapin, si Jocel ang kausapin mo. Iginapag niyo sa pribadong eskwelahan yan, hindi naman pumapasok. Ano nagkasakit si Papa niyan? Akala ko titino na, hindi pa rin pala pumapasok. Oo nga eh.
Baka naman mamaya, yung computer na binili ko eh, ginagamit lang yan sa mga games, ha? Hindi na naman sa pag-aaral. Ay, nako! Sinasabi ko na nga ba eh. Eh, ate ha, pasensya ka na kung medyo masakit na ako magsalita. Eh, pero yung pinapadala ko dyan na pang tuition ni Giselle, hindi ko rin naman kasi hinuhugot sa kung saan-saan lang yon. Eh, nagpapakahirap ako dito sa ibang bansa para lang kahit pa paano may maabot pa rin ako sa inyo dyan. Kala ko na may mapapagraduate ko na yung pamangkin ko. Yung pala yung dalawang taon na binuno ko eh, mapupunta lang pala sa wala. Ewan ko nga ba dito sa batang to? Natatagalan din daw kasi siya sa 4-year course. Gusto niya vocational na lang, tapos trabaho na kaagad. Nako ate, pasensya ka na ha. Eh, hindi naman sa pag-ano-ano. Pero kung malalaman ko lang pala na masasayang lang yung ipinapadala kong pera para kay Giselle, di sana, binuhos ko na lang lahat sa pangangailangan ng mga anak ko. Kaya kung makikikout na naman yung si Giselle sa college, hindi ko nakakayanin na sustentuhan pa yung pag-aaral niya sa susunod. Eh, yung panganay ko nga ay mag-high school na rin next year, kaya bibigat na rin ang mga pagkakagastusan ko. Oo, naiintindihan ko, Rona. Pasensya ka na talaga. Eh, pasensya ka na rin, ate, ha? Pero, ate, pagsabihan mo naman yung si Giselle na umayos. Kausapin mo naman ang matino. Eh, ang papa niya may sakit na. Hindi na siya dapat magpabanjing-banjing. 21 na yan, eh. Balik na naman siya sa zero. Ay, naku ate, sinasabi ko sa'yo, ikaw din ang kawawa dyan sa anak mo balang araw kapag hindi mo na itama ugali niyan ngayon. Tuluyan ang hindi pumasok si Giselle sa kolehiyo, Papa Dudut. Hindi daw niya kaya ang 4 na taong kurso kaya nag-enroll na lamang siya sa isang vocational course sa IT. Ang sabi namin ng asawa ko, baka naman dahil sa IT na ang kinuha nito at mahilig naman sa computer ay baka mairaos niya ang 2-year course na yon. Medyo hirap kami na paaralin ng asawa ko si Giselle kahit pa vocational lamang ito at sa mas mura ng kolehiyo dahil ng mga panahon na yon ay nagda-dialysis na nga ang asawa kong si Elmer. Pero nang nakita nung kapatid kong si Rona, noong minsang nagbakasyon siya sa Pilipinas ang kalagayan namin, ay muling lumambot ang puso nito at sinabing siya na ang bahala at aako sa pagpapaaral kay Giselle. Kahit nahihiya kami ng asawa ko ay pumayag na rin kami dahil talagang hirap na rin naman kami sa pera. Pero ang sabi ni Rona ay huling pagkakataon na niya na ibibigay yon sa pamangkin niya. Tumatanaw lang din siya ng utang na loob sa amin ni si Rona, dati kasing OFW ang asawa kong si Elmer sa Saudi. At eto ang tumulong kay Rona para makapag-abroad. At noong mga panahon na OFW pa si Elmer, ay kami ang medyo nakakaangat-angat sa aming mga kamag-anak. At marami-rami din kaming natulungan sa kanila. Pero mula nang magkasakit si Elmer, ay tila bumaligtad na nga ang mundo. At kami na ang madalas na nangangailangan ng tulong sa mga kamag-anak namin. Pero ilang buwan bago makatapos si Giselle ng vocational, ay kinausap na naman niya kami ni Elmer. Nang sabi niya, hindi na raw niya ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Giselle, tigil na muna yung computer. Kumain na muna dito at masama ang pinaghihintay ang grasya. Oho. Giselle, napapansin ko hindi ka na naman pumapasok, ha? Nung nag-absent kasi ako nung nagkasakit ako, ang dami ko nang na-miss. Hindi na ako makasunod. Eh, ganun talaga. Kailangan mong bawiin yun. Pwede ka naman manghiram ng mga notes, ha? Pag hindi ka pumasok, di mas lalo kang hindi makakahabol. Ma, nahihirapan na talaga ako, eh. Ibahagi na talaga yan ng pag-aaral. Wala namang estudyanteng nakapagtapos nang hindi dumadaan sa hirap. Kailangan lang tiyagain. Ma, parang naisip ko, hindi ko na lang itutuloy to. Ano? Alin ang hindi mo na itutuloy? Ito. Itong pag-aaral. Hindi mo na naman itutuloy? Giselle, pangatlong eskwelahan mo na to. Yun na nga, May. Pangatlong eskwelahan ko na. Hindi ko pa rin gusto yung ginagawa ko. Baka hindi talaga to para sa akin. Giselle, anak.
Pag-isipan mo muna na mabuti ang desisyon mo na yan. Mahirap ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Eh pa, ang dami naman dyan na hindi nakapagtapos pero mga naging maayos ang buhay ah. Dumiretso na sa trabaho tapos kumita na kaagad. Parang gusto kong yun na ang gawin. Eh nabobor na ako dito. Chusel naman, ilang buwan na lang gagraduate ka na dyan sa kurso mo, hindi mo patatapusin? Eh ma, marami rin akong bagsak. Ang bihira! Ewan ko sa'yo! Pangalawang pagkakataon na ito na ibinigay sa'yo ng tita Rona mo! Mahiya ka naman dun sa tita mo! Ayun na nga, ma eh. Nahihiya na nga ako kay tita Rona. Eh kaya nga para hindi na ako, tayo, mas lalong mapahiya, eh di, hindi ko na lang tatapusin itong pag-aaral. Ewan ko kung saan mo nakukuha yung ganyang mga pangangatwira mong baluktot! Josel, ako na ang napapahiya sa tita mo! Virgie. Eh, ikaw naman kasi, Elmer! Kinukonsinti mo pa yung anak mo eh! Josel, itong tatay mo, oh, hindi na makapagtrabaho. Magtinu ka naman na, parang awa mo na! Eh, yun ang gagawin ko, hindi ba? Magtatrabaho na nga ho ako eh, para makatulong na ako dito sa bahay. Oh, sige. Ano naman ang balak mo? Anong trabaho nga palayan mo? Eh, high school nga lang ang natapos mo. Marami! Ano, pwede akong sumosyo dun sa mga tropa kong may cellphone repair shop. Cellphone repair shop? Magse-cellphone repair shop ka lang? Alam mo bang yung 7 taon mong ginugol na ginastosan namin at ng tita Rona mo, kung sineryoso mo lang, eh dapat pwede ka na maging abogado o doktor noon dahil sa tagal at gastos! O, eh yun naman, ma! Kung makakumpara kayo eh, mga simpleng kurso lang naman yung kinuha ko at hindi naman ganun kalaki ang gastos. Hindi mo na naman nakukuha yung punto eh. Ang daming patarya na gusto makapagtapos ng pag-aaral, hindi nila magawa dahil wala silang pera. Sa'yo, ibinigay na namin ang lahat pero binabaliwala mo lang. Eh hindi naman ako yung mga taong yun eh. Kung gusto nila mag-aral, eh sila yun. Ako, ayoko. Kayo lang naman ang pilit ng pilit sa akin na magka-diploma eh! Giselle! Pumalik ka nga rito! Huwag kang bastos na bata ka! Virgie, pabayaan mo na. Mas lalo magre-rebelde yan eh. Pabayaan? Eh mukhang dun nga tayo nagkulang eh. Masyado nating pinabayaan kung anong gusto niya. Virgie, eh may punto naman yung bata. Kung ayaw niya edi, baka hindi nga talaga para sa kanya yan. Mahirap naman ang puwersahin ng ayaw. Ay nako, Elmer! Ewan ko sa'yo! Diyan nakukuha ng anak mo yung mga baluktot na pangangatwira niya eh! Virgie, bayaan mo na. Buhay niya yan at matanda na yan. Wala na tayong magagawa. At kami na nga tuloy ang nag-adya sa kagustuhan ng anak namin na si Giselle, Papa Dudut. Pinabayaan namin siya na hindi na tapusin ang kanyang pag-aaral at nagtiwala na lamang kami at nanalig na tatangayin siya ng Panginoon sa tamang trabaho na sa kalaunan ay sana'y magdala naman sa kanya sa tamang landas. Hindi ko rin kaagad nasabi sa kapatid kong si Rona na titigil na sa pag-aaral ang pamangkin niya. At noong nasabi ko na nga sa kanya, sa aking gulat ay hindi na nagalit pa si Rona. Napabuntong hininga na lamang ang aking kapatid at sa puntong yon ay parang mas ninais ko na papadudot na sana nagalit na lang sana siya sa mga nangyari. Kesa naman yon ang kanyang naging reaksyon, yung tumahimik na lamang siya at tinanggap na ganon nga ang pangyayari. Doon ko naisip papadudot na matagal na ring nag-give up ang kapatid ko na may patutunguhan pa ang paggastos niya sa pagpapaaral sa anak ko. Nang ikwento ko ang naging reaksyon ni Tita Rona niya sa kanilang mag-ama ay parang tinablan kahit papaano si Giselle. Tulad nga ng sinasabi niya ay nakipagsosyo siya doon sa tropa niya sa paggawaan ng cellphone. At nakita ko rin naman na talagang nagtrabaho siya doon sa pwesto nang minsang sinurpresa ko siyang puntahan. Nakakapag-abot din siya ng pera para sa mga pangangailangan sa bahay. At ang akala namin ni Elmer ay magtutuloy-tuloy na yon. Pero matapos lang ang kulang-kulang 3 buwan, ay nawala naman ang gana itong si Giselle sa ginagawa niya. At nagiging madalas na rin po ang pagtambay niya sa bahay. At nang tumagal-tagal pa nga ay talagang binitawan na rin niya ang cellphone repair. Ang dahilan niya ay nagkakagalit-galit daw sila na magkakaibigan. Sinubukan din ni Giselle ang mag-apply sa call center. Natanggap naman siya pero hindi pa raw siya pupwedeng bigyan ng kontrata
hanggat hindi niya naipapasa ang isang buwang training. Kinabahan ako na baka pati ito ay ibagsak pa ni Giselle, Papa Dudut. Dahil alam kong mailap nga ito sa pag-aaral. Pero sa awa ng Diyos ay nairaos naman niya ang isang buwan na training. Pero nang magsimula nang pumasok si Giselle ng night shift, ay wala pang isang buwan ay nag-resign na siya. Hindi daw niya kaya ang ganong klase ng trabaho, Papa Dudut. Boring na nga naman daw ay kailangan pa niyang baliktarin ang umaga at ang kanyang gabi. Kahit na magkano pa raw ang ibayad sa kanya ay hindi daw siya babalik sa ganong klase ng trabaho. Sa puntong yun ay talagang kinabahan ako sa magiging kinabukasan ng anak ko, Papa Dudut. Sumabay din kasi ang paglala ng sakit ni Elmer at inaasahan ko na nga na sana ay makakatulong itong si Giselle at ang trabaho niya sa call center para sa pambayad ng mga bayarin sa ospital. Pero nauwi na naman sa wala ang lahat, Papa Dudut. Nakakalungkot, pero yun ang nangyari sa anak ko, Papa Dudut. Nawala na siya ng gana sa kanyang pagtatrabaho. Kami naman ang mga magulang ay sumusunod lang sa kanya. Pero salamat na nga lang muli sa kapatid ko ay pumayag siyang tustusan ang mga bayarin ni Elmer sa ospital. Dalawang linggo matapos ma-confine si Elmer sa ospital ay pumanaw na ito. Para po akong pinagsaluban ng langit at lupa, Papa Dudut. At sa puntong yon, kahit na nandyan pa si Giselle ay pakaramdam ko ay mag-isa na lamang po ako. At sa tingin ko ay malaking malaki rin ang epekto ng pagkawala ni Elmer sa anak ko. Mas close naman kasi talaga silang dalawa ng tatay niya. Lalo pat sa aming dalawa ay si Elmer ang palaging kumakampi dito at nagtatanggol kay Giselle. Kahit paminsan sa tingin niya ay wala na ito sa lugar ay kinakampihan pa rin niya. Sa tingin ko kasi, Papa Dudut, ay sa ganoong paraan lamang nakakabawi si Elmer kay Giselle dahil nagtrabaho ito sa abroad. 4 years old pa lamang kasi si Giselle nang magpunta si Elmer sa Saudi. At simula noon ay once a year na lamang ito na nagbabakasyon sa Pilipinas at nakakasama lang sila o nagkakasama lang silang mag-ama tuwing bakasyon. Kaya naman bata pa lamang itong si Giselle ay bigay luho na rin siya sa papa niya. Sa katunayan ay napag-aral pa nga namin si Giselle sa isang semi-private school mula elementary hanggang high school. At siguro ay may epekto nga rin kay Giselle ang hindi lumaki na kasama ang papa niya, pati na ang pagkaka-spoil sa kanya. Bata pa lamang kasi ito ay hindi na mahiling mag-aral at 5 taon nga din siya sa high school bago po ito nakagraduate. Noon pa man ay puro paglalaro ng PlayStation at panonood ng TV ang inaatupag ni Giselle. At ngayon na matanda na siya ay ganun pa rin, napalitan lang ng cellphone. At dahil nga sa pagkamatay ni Elmer ay awa sa aming mag-ina ang kapatid ni Elmer na si Ricky, isa ring OFW. Alam kasi nito na naubos ang lahat ng savings namin para sa pagpapagamot ni Elmer. At ngayong wala na ito ay talagang walang wala na rin halos na natira para sa amin. Ate Virgie, kamusta na kayo ni Giselle? Eto, medyo okay na. Pero si Giselle, ganun pa rin. Madalas pa rin nagkukulong sa kwarto. Talagang dinidibdib niya ang pagkawala ng papa niya. Paano na kayo ngayon, ate? Sinara niyo pala yung tindahan ninyo. May mapagkukunan pa ba kayo? Nako, yun nga. Wala eh. Siguro mangungutang na lang muna ako sa kapatid ko. Si Giselle, kumusta na? May trabaho na ba? Hi, Ricky. Isa nga rin sa pinoproblema ko yung si Giselle. Wala rin siyang tinatagalan na trabaho. Tapos hirap din siyang makakuha ng trabaho na matinutino dahil nga rin hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ganun ba? Baka mas mainam kung magnegosyo na lang siguro kayong mag-ina. Ako. Ano naman ang ipangpupuhunan namin sa negosyo? Sige, ganito ate. Meron pa naman akong extra na naitabi. Bibigyan na lang kita ng pangpuhunan para mabuksan mo ulit yung tindahan mo. Nako, talaga ba, Ricky?
Naku, maraming salamat. O, huwag ka mag-alala kapag nakabawi. Ibabalik ko sa iyo yung puhunan. Naku, huwag na ate. Huwag mo nang isipin yun. Sa'yo na yun. Okay? Tulong ko na sa inyo yun. Maraming salamat talaga. Eh, si Giselle, ano ba ang hilig niyang pamangking ko na yan? Naku eh, puro computer games ang inaatupag niyan. O sige, ganito ang gagawin natin. Magtatayo ako ng maliit na computer rental shop. Siguro hanap na lang tayo ng malapit dyan sa inyo. Tapos si Giselle na lang ang magiging kasosyo ko. Ako ang magbibigay ng puhunan, tapos siya ang magmamanage. Tapos hati kami sa kung ano man ang kikitain ng computer shop. Naku talaga ba, Ricky? Maraming salamat talaga. Huwag mo nang isipin yun, ate. Eh, nung si Kuya naman ang nabubuhay pa, may panahon din naman na siya ang sumusuporta sa akin at sa mga magulang namin. Alam mo ba eh, dasal ako ng dasal dahil hindi ko nga alam kung paano na kami ngayon ni Giselle. Pero narinig ako ng Panginoon. Hulog ka ng langit, Ricky. Maraming salamat sa'yo. Naku, wala yun, ate. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo? Nakakuha kami ng maliit na lugar na kalapit lamang ng bahay namin na pinagtayuan namin ng computer rental shop. Ako naman ay binuhay ko na ulit ang aking maliit na tindahan, pero dahil wala akong masyadong kumpiyansa na kaya ni Giselle ang magpatakbo ng negosyo, ay inalalayan ko pa rin siya sa pagmamanage nito sa simula. Araw-araw, Papa Dudut, ay sumasaglit ako sa computer shop ni Giselle at sinisigurado na okay ang lahat. Nang tumagal nga ay ang tatlong computer units ni Giselle ay nadagdagan pa ng dalawa. Samantalang ang tindahan ko naman ay lumaki na rin at nang tumagal ay kumuha na rin ako ng katukatulong sa pagtitinda. Loob ng halos isang taon ay naging maganda ang takbo ng mga negosyo namin. Ang tindahan ko at ang computer rental shop, at natuwa naman si Ricky dahil nakikita niya na may pinuntahan naman ang tulong na ibinigay niya sa amin. Pero sa kasamaang palad ay nagkasakit ang isa sa mga anak ko o isa sa mga anak ng kapatid kong si Rona. At dahil walang magbabantay, Papa Dudut, ay siya ay nasa ibang bansa, napakiusapan niya ako na ako na lang muna ang magbantay sa anak niya. 3 linggo akong namalagi sa probinsya dahil doon upang magbantay sa aking pamangkin. Pero pansamantala, isanarado ko muna ang tindahan at sa puntong yon ay naging kampante na rin naman ako na may itatawid ni Giselle ang pagbabantay sa computer shop ng 3 linggo na wala ako doon. Pero sa pag-uwi ko, isang malaking problema ang sumalubong sa akin. Pinasok ng mga magnanakaw ang computer shop at nilimas ang lahat ng laman nito. Pagbihira, Giselle! Anong nangyari dito? Eh, ayun na nga. Pinasok ng mga magnanakaw. Anong sabi ng polis? May lead na ba? Wala pa nga eh. Yung CCTV! Ano, tinignan nyo na ba? Wala eh. Hindi nakunan. Paanong hindi nakunan? Eh, tuloy-tuloy ang recording nun. Ano kasi, hindi ko na-charge eh. Ano? Ang pihira naman, Giselle! Yan nga yung silbi nun eh, tapos wala rin pala. Eh, paano yun? Hindi na natin malalaman kung sinong may gawa nito? Paano ba nangyari? Teka, paano pala sila nakalusot dito sa akordyon eh, ang kapal-kapal? Giselle, hindi mo nilaktong akordyon? Hindi ko nalak eh. Ano? Bakit hindi mo nilak? Ang pihira naman, automatic yun na pagkaalis mo, nilalak mo dapat. Napakalaking pagkakamali naman ito, Giselle. Hindi ko maintindihan. Paano mo makakaligtaan yan? Ano kasi, May? Nag-inuman kasi kami ng mga tropa ko dito. Nag-inuman kayo dito? Dito, sa loob ng computer shop? Eh, kasi nga, ayokong iwan ng computer shop, kaya imbis na umalis kami, edi dito na lang kami nag-inuman. Dito kayo nag-inuman na dapat naman kasi ay oras ng trabaho. Bihira, Giselle! Napaka-irresponsable yung ginawa mo! Eh, balak na naman namin, saglit lang eh. Eh, naparami na ng inom. O tapos,
Lasing na lasing ka na, kaya nakalimutan mo nang hilahin yung akordeon. Alam mo, Jusel, mas matatanggap ko pa kung napasok lang tayo na magnanakaw. Eh kaso, nanakawan tayo dahil sa kapabayaan mo. Eh baka nga, kasamahan mo pa yung nagnakaw sa atin eh. Pinaimbestigahan mo na ba yung mga kaibigan mo? Ma, grabe ka naman makapag-isip sa mga kaibigan ko. Hindi nila gagawin yun sa akin, ano ka ba? Walang tiwala ka dyan sa mga kaibigan mo, isa ka ba nila dinadala ha? Hindi ba sa bisyo? Pinagbawalan ko na yung mga kaibigan mo na tumabay dito dahil mga hindi naman nagbabayad. Tapos malamang nung wala ako, libre silang nakakagamit ng computer. Nung araw lang naman na yun, Nay, eh. Nagkataon lang. Ay naku, Jusel. Basta, dapat pinaimbestiga mo yung mga kaibigan mo. Duda ako dyan. Baka sinadyan nila nalasingin ka tapos sinalisihan ka. Hindi nila magagawa sa akin yun. Ay naku! Kung hindi ikaw ang magpapaimbestiga dyan, pwes ako. Lahat sila suspect dito. Nakakainis ka naman, May. Nakakahiya yung balak mo. Nakakahiya? Eh paano na tayo ngayon? Paano na ibabayaran natin dito sa mga nasira eh nagre-renta lang tayo ng lugar na to? Paano yung mga bills sa kuryente, sa internet? Saan natin kukunin yon? May naitabi ka ba? Hey, ewan ko sa inyo. Imbis na matuwa kayo at walang nangyaring masama sa akin, susumbatan niyo pa ako. Nang nagkaroon ng investigasyon ay nalaman ko rin ang katotohanan at kung bakit yon ang nasabi ni Jusel, Papa Dudut. Nag-inuman pala itong sina Jusel at ang mga kaibigan niya sa computer shop at sa sobrang kalasingan niya ay doon na nga siya nakatulog sa computer shop, hindi na siya nakauwi. Ang mga kaibigan niya ay nagsipag-uwian na pero itong si Jusel ay hindi talaga daw nila magising. In short, nang nilimas ang computer shop ay naroon din si Jusel sa loob, natutulog, lasing na lasing at hindi namamalaya na ninanakawan na pala ang shop. Ang malala pa niyan ay umamin din itong si Jusel na kusa niyang binasag ang salamin ng shop nang malimpungatan na siya kinabukasan. Yun ay para palabasin na nilooban ng shop. Pero ang totoo ay naroon lamang siya sa loob, lasing at hindi inilak ang pintuan. Kaya't madali ding napasok ng mga kawatan. Wala na rin nangyari sa investigasyon, Papa Dudut. Hindi na nahuli ang mga magnanakaw kahit na malakas ang kutugon na mga kaibigan din ni Jusel ang may gawa noon. Ang masama pa nito ay dahil ako ang nagpilit na magkaroon ng investigasyon ay sa akin pa hustong nagalit si Jusel. Ipinahiya ko raw siya sa lahat ng tao sa barangay at lalo na sa mga kaibigan niya. Bakit ko raw nagagawang pagmukhaing tanga ang sarili kong anak sa harap ng ibang mga tao? Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, medyo na-guilty ako sa mga narinig kong yon. Kaya humingi na rin naman ako ng tawad sa kanya. Siguro ay nadala lang din ako sa matagal ng pagkimkim at pagpapasensya sa katamaran at kabulastugan ni Jusel. Kaya minsan ay nagiging matalim na akong magsalita sa sarili ko pang anak. Tuluyan na naming sinarado ang computer shop, Papa Dudut. Bukod kasi sa parang malas na akong bubuksan ay wala na rin kaming ekstrang pera para bumuli muli ng mga bagong computer. Mabuti na lang talaga at mabait na tao itong si Ricky at pinagkibit-balikat na lamang ang mga nangyari. Hindi na rin namin sinabi ang totoong nangyari at pinalabas na lang din namin na talagang nilooban kami. At itinago ko na ang bahagi na nagpamaya si Jusel kaya nalooban ng shop. Inalok akong muli ni Ricky na magtayo ng negosyo at sinabi niyang karamihan naman daw ng iniintrega namin sa kanyang bayad ay naiipon niya. Pwede naman daw niyang ibigay na pang-capital yon. Pero dahil hindi na rin makaya ng konsensya ko dahil naglihim na nga ako sa kanya, kasabay na rin ang kahihiyang ko sa sarili dahil alam kong may pagkukulang si Jusel ay tinanggihan ko na ang alok niyang tulong. Sinabi ko naman na mukhang sapat na rin naman ang kinikita ko sa tindahan at doon na lang muna kami magpo-focus. Pero lingid sa kaalaman ko, Papa Dudut, ay noong nagbakasyon si Ricky sa Pilipinas matapos ang ilang buwan ay nakausap pala sila ng anak kong si Jusel. At sa kumustahan at pag-uusap nilang yon ay doon daw nagbahagi si Jusel ng kanyang saloobin kay Ricky. Bukod kasi sa matalino at mabait talaga itong si Ricky kaya madaling kagaanan ng loob, halos tulad din ang asawa kong si Elmer ito. At noong nalaman ni Ricky na wala pa rin matinong trabaho at adik pa sa games itong si Jusel, mula nang nagsara ang computer shop ay naisip niya na baka naman may problema na itong dinadala. Kaya walang motivation at direksyon sa buhay niya.
O, Giselle. Ah, Tito Ricky, kayo pala. Naka-istorbo ba ako? Hindi naman po. Ah, ang sabi kasi ng mama mo, masama daw ang pakiramdam mo, kaya pinuntahan kita dito sa kwarto mo. Opo, medyo masama nga po ang pakiramdam ko eh. Ganun ba? Pinuntahan na rin kita dito kasi baka hindi na ako makadalaw bago ko umalis. Flight ko na kasi sa isang araw eh. Ay, ganun po ba? Salamat po pala, Tito Ricky, dun sa mga pasalubong nyo, ha? Naku, wala yun. Oh, malapit na rin pala ang birthday mo, ano? Mag-iilan taon ka na nga? Magda-28 na po. 28? Naku, ang tanda ko na pala. ano ba? May ipapakilala ka na ba sa amin na girlfriend mo? Baka naman mamaya, kaya ka pala palaging busy, hindi mo sinasabi sa amin may girlfriend ka na pala. Ay, nako, wala pa ho. Wala pa sa isip ko yung kasal-kasal. Ano nga bang balak mo, Giselle? Saan po? Sa future. Sa buhay. Ganun. Sakto lang naman po. Kung saan ako dalhin ng hangin, di doon ako. Ganun? Bakit naman? Wala po eh. Wala rin naman po akong gustong gawin eh. Maliban sa paglalaro ng games. parang ganun na nga po. Pero parang ayoko namang maniwala na wala kang pangarap at gusto sa buhay. Nung bata ka, anong pangarap mo? Maging piloto po. Bakit hindi mo ipinagpatuloy yon? Hindi naman po ako matalino eh. Palagi nga akong bagsak sa klase. Isa pa, mahirap po dahil baka unang lipad ko pa lang bumagsak na yung aeroplano. Grabe ka naman. Baka naman pakiramdam mo palpak ka hindi mo pa nga sinusubukan. Wala rin naman po kasi nagsasabi sa akin na magaling ako. O kaya ko. Lahat sila, maski nung bata pa ako, pakiramdam ko ang tingin nila sa akin pasaway. Walang silbi. Batugan. Lalo na si Mama. Tahana. Sigurado akong hindi yan ang tingin sa'yo ng Mama mo, okay? Proud sa'yo ang Mama mo. Hindi niya lang sinasabi sa'yo. Ang tanda ko na rin po, Tito Ricky. Parang huli na ang lahat para sa akin. Giselle, huwag mong sabihin yan, okay? Kalokohan niyang huli-huli. Huwag kang makisabay sa ibang tao dahil may kanya-kanya naman tayong pace. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila dahil iba ka. May mga kahinaan ka at mga kalakasan na ikaw lang ang meron. Hindi mo palang siguro natutuklasan. Pero ang mahalaga, ipagpatuloy mo lang. Magpatuloy ka lang. Huwag kang titigil tumuklas at lumaban. Okay lang magpahinga, pero huwag kang susuko. Okay? Okay po, Tito. Tito, maraming salamat sa iyo, ha? Mahal ka namin, ha, Giselle? Baka tandaan mo yan. Nagtapos pala ang pag-uusap nilang yon sa isang kasunduan na para magkaroon ng sarili niyang kabuhayan si Giselle ay bibigyan ito ni Ricky ng pangkapital para makabili ng second hand na sasakyan para gawing pamasadang taxi. At dahil hindi pa rin marunong mag-drive si Giselle ay ang una niyang ipinangako kay Ricky ay mag-aral siyang mag-drive. Ang naging kasunduan nila ay kapag naipasa ni Giselle ang driving lessons at nakakuha na ng lisensya ay sa kanya ito bibigyan ng pera na pambili ng sasakyan. At ang lahat ng ito ay itinago sa akin ni Giselle, Papa Dudut. Natuwa naman ako nang nakita ko na nag-aaral na itong magmaneho. At akala ko ay sa wakas ay nagkaroon na rin ito ng pagkukusa at motivation na magkaroon ng direksyon sa buhay niya. Pero matapos itong mag-aral mag-drive ay nakita ko na tumatambay muli ito sa bahay. At balik na naman sa paglalaro ng cellphone.
At ang napansin ko ay may bago itong mamahaling cellphone. At dahil hindi naman ako marunong tumingin ng mga cellphone na yan, ay hindi ko alam na nasa 40 mil pala ang halaga noon. Nagulat na lamang ako nang tawagan ako ni Ricky isang araw na nagwo-worry. At sa pag-uusap na nga lang naming ito, doon ko nalaman ang lahat-lahat. Pati na ang usapan nila tungkol sa sasakyan na itinago sa akin ni Jocelle. Jocelle! Ibaba mo yung cellphone na yan! May pag-uusapan tayo! Teka! Ngayon na! Teka, matatalo ko! Akin na yung cellphone na yan! Ano ba, ma? Tumawag sa akin ang Tito Ricky mo! Kinukumusta ka? Nag-aalala dahil nabangka mo rin pinapasada mong taxi. Anong taxi ang sinasabi niya? Wala yun. Ano kasi, sumayday na ako dun sa kakilala ko. Namasada ko ng taxi pero nabangka ko rin. Sinungaling! Huling-huli ka na nagsisinungaling ka pa? Hindi ako nagsisinungaling! Hindi nagsisinungaling, ha? Sige, teka. Tawagan natin ang Tito Ricky mo sa abroad. Teka, wag! Umamin ka sa akin! Saan mo dinala yung pera na binigay ng tito mo na buong akala niya ay binili mo ng kotse na pang-taxi? Dito, no? Dito sa lintik na cellphone na to! Ipala ko naman talagang bumili ng sasakyan eh. Pero nagkakanwas ako ng mura. May hinihintay ako dun sa kakilala ko. Eh, natagalan! Hiniram ko na muna yung pera. Pinambili ko na mga kailangan ko. Kailangan? Ano ba pang kailangan mo? Eh, pagkain at bahay meron ka na. Wala ka namang inaambag dito sa bahay. Eh, nasira na kasi yung cellphone ko eh. Eh, ayoko naman bumili ng mumurahin dahil kundi sayang lang yung pera. Kaya itong 40 mil na cellphone na ito ang binili mo? At gumawa ka pa ng napakagarbong kwento para itago yung kabulastugan mo sa Tito Ricky mo? Jocelle, hindi ka nakukonsensya? Napakabait ng Tito Ricky mo? Pati ba naman yun niloloko mo? Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman gusto. Napasubo na lang ako. Natakot din ako. Jocelle, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Magte-30 anyos ka na, wala pa rin patutunguhan yung buhay mo. Mabuti nga lang kung patugan ka lang, eh kaso lalo ka pang lumalala. Ngayon, nanloloko ka na. At sa mismo mga kamag-anak mo pa. Hindi ko naman sinasadya eh. Eh itong cellphone na to, ibebenta ko to at isusoli ko ang mapagpagbenta nito sa Tito Ricky mo. Wag! Anong wag? Hindi ka natututo! Itong cellphone na to ang demonyo sa buhay mo! Ibenta mo yan! Wala akong pakialam! Pero huwag mo sabihin kay Tito Ricky ang totoo! Huli na! Alam na niya ang lahat! Bakit mo ginawa yun? Siya na lang kakampi ko eh! Kakampi mo? So anong tingin mo sa akin? Kaaway? Matapos ng lahat ng paghihirap ko sa'yo, ganyan ang tingin mo? Ako pa rin ang masama? Ako pa rin? Napakasakit ang marinig yon sa sarili kong anak, Papa Dudut. Napakasakit ang marinig na mas matimbang pa ang tingin niya sa tito niya kesa sa akin na sarili niyang ina. Saan nga ba ako nagkulang, Papa Dudut, o nasobrahan ba ako ng pagpupuna sa kanya? Napakahirap, Papa Dudut, dahil lumaki si Jocelle na lahat ng tao sa amin ay ibinibigay ang lahat-lahat ng gusto niya. Pinagbibigyan na lamang ang mga kahilingan niya. At ako lang ang sumisuweto sa kanya. Hindi ko na napigilan at naglabas din ako ng sama ng loob kay Ricky at humingi ako ng tawad at sinabi niya na kasalanan din daw niya na hindi niya pinaalam sa akin ang naging usapan nila ni Jocelle. At sa pag-uusap namin yon, doon ko ipinagtapat kay Ricky ang totoong nangyari sa computer shop. At matapos kong sabihin ang lahat kay Ricky, ay for the first time ay naramdaman ko ang frustration sa kanya. Nakatulad ng naramdaman ng kapatid kong si Rona nang nagsawa na rin ito na tumulong sa amin. Mabuti na nga lang talaga at mabait itong si Ricky. At sa halip na magalit ay inabisuhan na lamang niya ako na baka mas mainam kung humingi na kami ng counseling. Lalo pa at yun naman ay para kay Jocelle. At ganoon na nga po ang ginawa ko, Papa Dudut. Kahit po nanlalaban si Jocelle ay pinilit ko siyang dinala sa aming simbahan at nanghingi kami ng advice kay Father. At mabuti na lang din po at sa aming parokya ay may mga volunteer na mga profesional na nagbibigay ng family counseling na siya nang tumulong sa amin. Sa ngayon po ay nararamdaman kong may pader pa rin at sarado pa rin si Jocelle sa mga session sa mga counselors niya. Lalo pat pakaramdam niya ay
kahihiyan ang sinasapit niya. Pero ipinagdarasal ko sa Panginoon na sana ay hipuin na niya ang puso nito para magbago. At kasabay na rin ito ay pinagdarasal ko din po sa Panginoon ang sarili kong para mas maging malawak ang aking pangunawa at pasensya sa anak ko na patuloy sa ginagawa niyang bisyo. At sana po ay maging maayos na ang buhay niya. Ang inyong loyal na tagapakinig, ang inyong kapuso at kabarangay, Virgie.